Welcome back, Phil Masantiago on Family Channel. Ngayon, may gagawin lang tayong madali ang tawag nito. Reaction video o review. Nasa kama lang ko kanina, pahiga-higa. Tapos, yun, nakita ko lang yung update ni Joper Pril. Kung di nyo naalala, siguro na maalala nyo lang kung marinig nyo yung kanta niya. Siya yung nag-gumawa ng jazz version ng Law of Classroom something. This episode is more solely on music lang. Music lang. Kasi as a music lover, syempre, ako personally nagustuhan ko sa dami-daming mga versions ng kanta na ginawa. Itong kay Joper Pril. Itong kay Joper Pril lang ang para sa akin ang pinakamaganda. Ngayon, dinagdagan niya, kinumpleto niya, hinabaan niya, ginawa niya ng mga 3-minute ginawa niyang 3-minute video, 3-minute song. It turns out, kumbaga nagiging love song na siya. So nawala na yung mga issue-issue tungkol dun sa kanta na yun. At kung paano nagsimula, alam na natin lahat kung paano nagsimula yun. So wala na, focus na lang tayo sa music. At ito, pakinggan natin yung full version niya, yung from start. At tignan natin kung paano niya sinigwe, kung paano niya dinugtong yung bagong additional dun sa kanta niya. Right. Yan, yun na ang una nating nakita, 'di ba? Ilang milyon na ang nasagap na views nung version na 'yon. So, kita natin kung gaano kalinis. Tinek ko yung profile ni Joper Pril. Nakita ko na yun na talaga yung kinalalakihan niya. Parang siguro pagigising siya sa kanila, rekta na siya kasi may sarili siyang studio. So, musically inclined, ano talaga tong batang to. May mga nagsabi din na meron siyang may pagka Jano Gibbs style or Ogie Alcacid. Pero sa akin, pag marinig ko yung mga kanta niya, yung mga rendition niya, parang it brings back to the R&B era. Parang may pagka Prince na yung mga nagfa-falsetto na mga grupo or artist dati. Stylistics ba yun? Basta lahat ng mga nagfa-falsetto. So yun, tignan natin. Ang ginawa niya sa first part na yun, yung original part, nag-ano lang siya, may transition na black. Tapos ito na, pumasok siya with a new video. Iba na yung suot niya. So tignan natin kung ano yung dugtong niya. So mas nabigyan pa niya ng dagdag na bigat yung kanta. So sabi ko nga kanina, parang love story, parang love song na siya. Stick pa rin dun sa kung ano yung mga patakaran ngayon sa gobyerno, na dapat stay at home, dapat palaging nasa bahay kasi quarantine pa nga dahil sa pandemya na ito. Yung dinagdag niya na linya, malaking bagay na yun. So wala na, hindi mo na maisip yung dating issue kung saan ang galing tong kanta na to. Hindi mo na maisip yun. Ayun nga, nagpo-focus na talaga siya sa Kasi baby daw kung gusto mong magkita tayong muli, dapat sunod lang tayo. Ha? Continue tayo, ha? Yun ang sabi ko. Makikita mo talaga kung gaano siya ka
talentado kasi alam niya kung paano mag-produce ng music. Kita mo yung studio niya, may sarili siyang, ewan ko anong mga pangalan niyan, basta studio yan, recording studio niya na yan, recording studio na yan. Magaling na bata to, si Sika to si, ano, si Joe Peril. Alam kong si Sika, malay mo sa susunod, magko-collab na to si, ano, si Joe Peril tsaka si Kim Cho. Tapusin natin. Galing. Yun ang mga ano, yun ang mga totoong talentado. Joe Peril. Magaling. Sino bang mag-aakala na yung linya na yun, yung lumabas, bawal lumabas, pwedeng lumabas, magiging ganun kasikat. Tanong. May rights ba dito si ano, si Kim Cho? Ewan ko lang. Para sa akin, wala siguro kasi yung mga linya na yun, binitawan niya lang yun sa interview. Or yung statement na nag-viral din ni Kim Cho tungkol doon sa, ewan ko kung anong issue na yon, kalimutan na natin yon. Para sa akin, wala siguro. So itong kanta na to, yung kay Joe Peril, bawal lumabas, pwedeng lumabas, yun ang title niya eh. Wala na, kanya na to. Siyang gumawa, siyang nag-compose ng music, kanya na yan para sa akin. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong. You may leave your comments sa mga legalities kung meron man, yung mga royalties kung meron man. Yeah, so yun, magandang pagkatira. It started as a negative kumbaga. Kasi naging mainit yung issue na yan, napag-initan si Kim Cho. Ang daming mga nagsilabasang mga di magagandang salita o maanghang na salita dahil dyan sa social media. And it turned out good. Advantage din kay Kim Cho ngayon kasi may gumawa na siya mismo ng sarili niyang version. Pero, ito pa rin ang panalo. Ano pala yun? Curfew na naman. Nag-remind na naman yung Dubai Police. Curfew na naman dito. So, bawal lumabas. Hindi pa pwedeng lumabas. Curfew pa. Alright, so yun. Joe Peril, keep the music coming. Isa muna ako sa mga bago mong tagahanga. And yep, thank you for watching. Daghang salamat.